Jam? Yes, Jessica, naging maayos at masasabing very friendly naman yung pagpapalit ng liderato dito sa Senado dahil mismong si Senador Koko Pimentel ang nag-nominate sa kanyang kapalit na si Senador Tito Sotto. Senate President. Simula pa lang ng sesyon ng Senado, nagpaalam na si Senador Koko Pimentel bilang Senate President, sabay bigay ng suporta sa kanyang inendorsong kapalit, si Senador Tito Sotto. Well, there was a difficult procedural issue on the floor. Who did we consult? My nominee. When we needed to know Senate President, who did we turn to? My nominee. I witnessed his professionalism. He is always present, always on time, always prepared. Bago maging Senate President, si Senador Tito Sotto ang Majority Leader at Chairman ng Rules and Ethics Committee. Itinuturing siyang pinaka-senior na senador dahil halos 20 taon na siyang ninilbihan sa Senado simula pa noong 1992. Sabi ni Sotto, magiging patas siyang pinuno sa pakikipag-usap man sa kanyang mga kapwa senador o sa Malacanang. You have to master the art of compromise. That is one important attribute of a Senate President. We will be cooperative sa Executive Department kung kinikailangan at kung maganda naman yung nakikita natin. Kung may problema sa mga ibang kasama namin dito, we will have to hear them out. Sa mga pumupunta kay Sotto at nagkukumpara sa kanya sa mga nakaraang Senate President, ito ang kanyang reaksyon. Sarap sagutin ng pabalang eh, pero wag na lang. Tinayaman na, opinion nila yun. Basta tingnan muna nila yung ano. Tingnan muna nila yung record. Yung ikinukumpara nila sa akin o mga ikinukumpara nila sa akin, bilangin mo ilan ang naipasa na batas. Noong nakaraang linggo, kumalat ang isang draft Senate resolution na naghahalal kay Sotto bilang Senate President at pirmado ng majority block. Pero hindi naman daw iniisip ni Pimentel na pinagtaksilan siya ng majority block. Kanina nga, pumirma din si Pimentel sa naturang resolusyon. Tatakbo muli si Pimentel sa pagkasenador ngayong eleksyon 2019. Sa ngayon, tututok na raw siya sa paghahanda ng PDP laban sa eleksyon at sa pangangampanya para sa federalismo. Si Senador Juan Miguel Zubiri naman ang pumalit kay Sotto bilang Majority Floor Leader. Jessica, hanggang sa susunod na linggo na lang yung sesyon ng Senado. At kahit nagkaroon ng pagbabago doon sa liderato, wala naman daw magbabago doon sa priorities ng Senate. Dahil kasama naman noon si Sotto bilang majority leader doon sa pagpaplano. Target pa rin nilang maipasa yung ilang panukala gaya ng panukalang Bangsamoro Basic Law sa loob ng 2 linggo. Jessica. Naintriga lang ako doon sa press con kanina ni former Senate President Pimentel. No, Jam? May binanggit kasi siya o may nagtanong ba? Hindi ko kasi narinig yung tanong, pero meron siyang binanggit na may balita raw na si Senator Pimentel will push for a Senate hearing ba or a Senate discussion on the issues in the West Philippine Sea o South China Sea. At parang may pahiwatig ba na isa yun sa mga dahilan kung bakit, you know, nagkaroon ng change bigla. Kasi matagal naman nang napag-usapan daw ito, pero parang yung timing lang yun ang kuno-question o pinagdududahan ngayon. Jessica, hindi naman yun natalakay doon sa press conference kanina ni Senador Koko Pimentel. Pero tama ka, before pa naman na meron na raw kumbaga napapag-usapan itong dalawang senador ukol sa posibleng pag-takeover o paghalal dito kay Senador Sotto bilang Senate President. Ang sinasabi nilang dahilan kung bakit daw ngayon ginawa itong kumbaga change of leadership ay dahil meron daw marami daw pinagkakaabalahan ngayon si Senador Pimentel, especially since siya yung presidente ng PDP laban na naghahanda para sa eleksyon. At gusto si Senador Pimentel naman, ang sabi naman niya, gusto raw niya bigyan ng panahon itong si Senador Sotto para mamuno doon sa Senado. Dahil kung October 2019 pa mag-change of leadership, matatapos na yung termino, kumbaga, nitong si Senador Sotto by June 2019, kung kailan matatapos itong 17th Congress. So kaya nag-decide daw siya na ngayon na mag-resign para may panahon naman daw itong si Senador Sotto para mamuno doon sa, kumbaga, sa Senado sa pagpapasa ng mga mahalagang batas. Ukol naman doon sa probe tungkol doon sa problema sa West Philippine Sea, tuloy naman yan in the sense na ipinoproseso naman yung resolusyon na hinain para magkaroon ng investigasyon dyan. At sino man yung Senate President,
pwede pa rin na may proseso nung committee chairman yung resolution na yun at magsagawa ng pagdinig, Jessica. So hindi yun issue, Jam, and absolutely walang samaan ng loob, walang intriga dito sa pagpapalit ng liderato ng Senado. Yes, Jessica, ang sinasabi naman itong dalawang senador, dati pa nga nila ito napag-usapan, katunayan a little background lang. Noong magsisimula pa lang itong 17th Congress, yung grupo ni Senador Sotto talaga, yung talagang kumbaga malaking grupo dito, tawag nga sa kanila the Sotto Block, and they decided na supportahan itong si Senador Pimentel sa pagka-Senate President dahil gusto rin nila ipakita na sinusuportahan nila yung partido ni Pangulong Duterte dahil President ka na PDP laban sa Senador Pimentel. Pero may pag-uusap nga na maybe balang araw pwedeng sa Senador Sotto naman. So kumbaga ngayon ay pinatupad lang din o natupad lang din yung dati nang napag-usapan nitong dalawang senador. Jessica. So parang may power sharing scheme pala sila from the beginning, no? Jessica, ayun nilang tawagin yun na power sharing scheme or term sharing. Pero parang ganun na rin yung naging epekto eh, kasi nag-usap sila. Although syempre, dependent pa rin yung, nakadepende pa rin yun sa gusto ng majority. Pero wala namang problema doon yung majority dahil yung majority ay talagang sinusuportahan itong si Senador Sotto, Jessica. So may pagbabago rin ba sa mga chairmanships ng iba't ibang mga komite sa Senado, Jam, as a result of this change in the highest position? Jessica, sabi nila Senador Pimentel at Senador Sotto, as much as possible, ayaw nilang magkaroon ng pagbabago doon sa ibang committee chairmanships. Bali sa ngayon, ang kumbaga nagbago lang ay yung naiwang chairmanship ni Senador Juan Miguel Zubiri. Dahil bilang Senate Majority Leader, meron nga siyang kailangang itutukang ibang bagay. So naiwan niya yung Trade Committee. At dahil doon, si Senador Pimentel na raw yung mamumuno dito. Jessica. Kanina nagpa-presscon din ang bagong Senate President, no, Jam? Na-establish ba kung anong direksyon, saang direksyon niya balak din dalhin itong Senado ngayon? Jessica, sabi niya magiging patas daw siya, very fair. At in fairness to him, yun naman yung talagang kumbaga karakteristik niya na dahilan din kung bakit maraming senador na sumusuporta sa kanya. Dahil bilang majority leader, sanay siya na makipag-usap sa iba't ibang kumbaga personalidad, majority block man yan o minority block. So ang sabi niya magiging inaasahan daw niya na magiging harmonious yung relasyon ng mga senador under his leadership. At kahit na hindi naman siya kapartido ni Pangulong Duterte, kumbaga matuturing naman siya na ally ng Pangulo at sabi niya willing daw siya na makipag-communicate sa Malacanang, makipagtulungan kung tingin niya dapat naman talagang suportahan yung ilang programa nito. Jessica. Maraming salamat sa iyo, Jam Sisante Caico.